There was a time when I was in still in college. Siguro 1980. 1983. May mga pagsubok na noon. Kala nyo ngayon lang uso yung trials. 1980s pa, di pa nga kami pinangalan ng uso na ang trial, uso na yung problema. And there was a time then na parang, alam mo yun, gusto kong gumim up. Parang gusto ko na momento. Pero when I think about God's love, hello? When I remember God's faithfulness, hindi ko magawang huminto. Amen? Hindi ko magawang iwan yung gawain. Because God is so good. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Dakila ang kanyang katapatan. Amen? Kaya sabihin mo sa sarili mo ngayon, hoy, sabi mo pangalan mo, hoy, Juliet, o sino ka man, wala kang karapatang huminto. Wala kang karapatang magsawang magpuri sa Diyos. Amen? Isipin mo na lang paano ka niligtas ni Lord. Di ba? Paano yung kasalanan mo, yung kapalpakan mo, yung pag-ignore mo sa Kanya, yung pagkukulang mo, di ba? Pero in spite of all those things, minahal ka pa rin niya. Amen. So how can we stop loving God? How can you stop praising God? Di ba? How can you keep from lifting your hands to the Lord? Diba? Pwede ba tayong tumayo? Oo, pwedeng nahirapan tayo ngayon. Pwedeng may mga problema. No? Pwedeng naiisip nga natin, baka wala katulad yung pinapasan mo ngayong problema. But it doesn't change the fact that our God, your God, is good. Amen? It doesn't change the fact that your God is faithful. Amen? Can I invite everybody to just please close your eyes? Habang nakapikit ang mata mo, isipin mo kung paano kami nanggal ng Diyos. Isipin mo yung mga pagkukulang mo, mga kasalanan mo, kasinungalingan mo, yung mga ginagawa mo sa palihim, sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, sa mata ng nanay mo, ng kapatid mo. Isipin mo lahat yan. Hindi lingit yan sa Diyos. Pero ang totoo, minahal ka pa rin niya. Tinanggap ka pa rin ng Diyos. With open arms, tanggap niya tayo. Imagine how good your God is. May pagkukulang ka sa buhay, may kakulangan, may problema, may trials. Sapat ba yun para sisihin mo ang Diyos? Sapat ba yun para sumpain mo ang Panginoon? Sapat ba yun para tumigil ka sa pagpupuri, pagsamba, sa pagdilingkol? Higit pa doon ginawa ni Lord. Minahal ka niya, tinanggap ka niya, pinatawad niya tayo. Amen. Karapat dapat ang ating Diyos ay bigyan ng pinakamataas na papuri.
karapat-dapat ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay pag-alayan mo ng iyong pagsamba ng iyong pinakamalakas at pinakawagas na pasasalamat at pagpupuri. Our God is worthy. Pwede mong palakpakan ng Diyos. Pwede kang sumigaw ngayon. At the top of your lungs, pwede mong purihin. Isigaw at papuri. Pasalamatan ng Diyos. Pagkat siya'y matapat, walang katulad ang katapatan ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Yes! Pwede nahihirapan tayo ngayon. Pwede may pagsubok ka na akala mo wala ng katulad. Akala mo ikaw na lang ang nahihirapan. Pero mahal ka ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Lord! You are worthy. More than words can say, O God, you are worthy. Lord, patawarin mo ang bawat isa, Panginoon, kung kami man ay nagdududa sa iyong kakayahan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami man ay nag-aalinlangan na hindi mo kami kaya itawid sa aming landas, Panginoon, patawad. Linisin mo po ang aming mga puso sa oras na ito. Dalisayin mo ang bawat isa sa aming lahat, Lord, sa oras na ito. Linisin mo ang aming mga isipan, Panginoon. At sa oras na ito, pinabuksan namin ang aming buong puso, buong buhay, Panginoon. Mangusap ka sa amin. Holy Spirit, be the one to encourage us, Lord. Iba-iba po ang aming pinagdadaanan sa oras na ito. Hindi namin alam, hindi namin unawa kung anong pagsubok o kung gaano nakalugmok ang bawat isa o kung sino man sa gitna na ito na aming pagtitipon. Subalit you know all things, God. Your word declares it, Lord. You know when we sit, when we rise, Lord. You know when we go out and when we lie down, Lord. You know everything about us, God. Kaya, Panginoon, patuloy mong sinasatin ang aming puso, ang aming buhay, ang aming isipan sa oras na ito. Kung meron man kami dinadalang kabigatan sa oras na ito, Lord, we lift them up everything into your hands, God. At sa oras na ito, Lord, hayaan mo po ng aming laman lang ng isipan na ikaw. Ang maging laman lang namin puso ay ang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Hayaan mo po sa oras na ito, manatili kami, mag-dwell kami sa iyong katapatan, sa iyong presensya, O God. Bless each and everyone who are here in this place right now, Father. I pray for your Holy Spirit to minister to each one of us, O God. This morning, ikaw lang ang aming makita, Panginoon. At ang bawat tinig na aming maririnig, Lord, help us to consider that all those words are from you, God. Help us to think that all these words are from you, Lord, so that we may receive them with gladness, Lord, so that we may allow your words to change us, O God. So that we may allow your words to minister to each one of us, Lord. We allow your Holy Spirit, I allow your Holy Spirit right now, Father, to move, God. Move upon each and every one of us here, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord. I want your name alone be known in this congregation. I want your name alone, Father, to be lifted up, Lord.
in our midst. Thank you, Holy Spirit. So guide us, Lord. Anoint each and every one of us, Father. And we will bring back to you, Lord, all the glory. Wala sa amin, Panginoon. Sa iyo lang ang kapurihan, ang kaluwalhatian, O Diyos. None to us, Lord, but all glory be yours, O God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We worship you. You are worthy of our praise and adoration. Thank you, God. Thank you, God, in Jesus' name. And everybody say amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, I will show you some slides. Ready ka na ba? Yes. Okay. Pakipakita na. Andiyan na, kita nyo? Ano po nakasulat? Life is a balance between holding on and letting go. Life daw is a balance. And next slide, please. Okay? So the secret to life is, una, life is a balance between holding on and letting go. And the secret of life, the secret to life is finding the right balance to everything we do. Next. Ano sabi dyan? Balance. God needs to be the center of everything you choose to do. Because if God is last in your life, everything will eventually fall apart. Okay. Ano mapapansin natin sa tatlong slides na yan? What's common among the in all the three slides? Okay? Okay, balance. Yun yung common sa kanilang tatlo. But yung three slides na yun, they all speak about balance. Okay. So sa umagang ito kasi, ang ating title ay Jaran. Balance is, may title ba tayo, Sen? Ah, ayun. Sorry. Pray natin, mapagawa na natin yung ano, sira yung ating monitor po na TV. Kaya pag-pray natin na hindi makagawa bago ibigay ni Lord. Amen? Kasi para yung nagsasalita dito, nakikita niya kung ano yung binabato ni Guwapong Ibax. Okay. So, balance is important. Sabi mo nga sa katabi mo. Pwede mong tagalogin. Ano sa Tagalog yun? Balance is? Okay. So sige, tingnan natin yung text natin. Text natin po ay Matthew chapter 16. Okay? Matthew chapter 16 from verse 21 hanggang 26. Basahin po natin. Tagalog ba yan, English? English. Okay. Magagaling tayo sa English, di ba? From verse 21, please, samahan niyo ako. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law. Ang sabi ni Jesus, kinukwento niya yung pwede daw siyang, yung mga paghihirap na pwede, na kanyang dadanasin. Verse 22, okay. And that he must be killed, sabi ni Jesus daw from 21. And that he must be killed, and on the third day, be raised to life. Nagkukwento si Jesus. 22, Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. 23, Jesus turned and said to Peter, ano sabi? Get behind me, Satan.
You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Okay. 24. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Disciple, ibig sabihin tagasunod, alagad. Mananampalataya niya. 25. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. 26. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. Let's focus on the verse 23 and 26. Okay? Sabi sa ibang translation, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? What can he give in exchange for his soul? Okay. So 23, sabi dyan, Jesus turned. Di kinukwento ni Jesus yung mangyayari sa buhay niya. Maghihirap, pahirapan daw siya ng mga elders, ng mga leaders, ng mga pare, no, ng mga lingkod, tagapagturo sa sinagoga, sa sambahan, at siya ay kanilang papatayin. But on the third day, he will rise again. So nakikinig ang kanyang mga disciples. Parang kayo, magkukwento si Jesus ngayon, nakikinig kayo. Diba? Pero, habang sinasabi ni Jesus, yung mangyayari sa kanya, dumating, tumayo si Pedro. Kailangan niyo si Pedro? Si Pedro, siya yung alagad ng Diyos na mas mabilis pang kumilos kesa mag-isip. Oo. Siya yung taong tipong agresibo. Na minsan, bara-bara pa. Agresibo na, bara-bara pa. Yan. Kaya tumayo si Pedro. Nep, tayo ka nga, Nep. Tabigin mo ako. Nagsasalita ako. Tabigin mo ako. Dalhin mo ako dun sa tabi. Diba? Hinila ako. Sabi niya, sabihin mo ha, tumigil ka, Lord. Hindi mangyayari sa iyo yan. Tumigil ka, Lord. Hindi mangyayari sa iyo yan. Imagine mo, yung sinabi ni Pedro na ako daw ay hari ng mga hari at Panginoon, ng mga Panginoon. Ako daw ang tagapagligtas. Ngayon, sinisermonan ako, ganun si Pedro. Okay? Sino katulad ni Pedro sa akin? Mabilis pang malisi kesa isipin. Sino ba itong magsasalita sa akin? Sino ba itong nangako sa akin? Yan si Pedro. Pinagalitan niya ang Panginoon. Sabihin niya, Lord, di mangyayari yan sa'yo. There was an instance na kay Lord, sabi pa nga ni Pedro kay Lord, over my dead body. Kasi kinukwento ni Jesus yung mangyayari paghihirap na daranasin niya. Okay? Sabi ni Pedro, yan si Pedro. Di Lord, dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Okay. Pero sino nagkanulo kay Lord? Siya rin, di ba? Galing nga, no? Minsan nakikita ko yung sarili ko eh, kay Pedro eh. Nakikita niya rin ba sarili niya kay Pedro? Diba? Bilis mo magsalita. Sip ka muna, isip-isip din. Di ba? Bago magsalita. Okay! So sabi doon, get behind me, Satan!
naisip niyo ba? Si Pedro, sinabi na ni Lord ng Satanas. Oy! Galing-galing. Pahiram po. Noong ako ang ilahin niya, okay? At sabihan niya, hinarap ko siya. Oy! Malis ka, Satanas! Sa harapan ko! Ay, kung kayo ngayon sabihan ni Lord. Di ba? Ay! Si Satanas daw. Whatever it is, kung talagang tingin ba ni Lord siya si Satanas? Oh, alam ni Lord na maaring ginagamit lang siya ni Satanas. Okay? Di ba? Pero hindi yun si Nef. Bait-bait ni Nef. Nanef. Pahiram lang. Okay. So, sabi ni Lord, get behind me, Satan. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Kaya sabi natin kanina, yung salitang balance. Balance is important. Hindi pwede lamang ang isa sa isa. Okay? So, let us see, there are two kinds of concerns. According to verse 23, ano yung dalawang kinds of concerns? Sabi niya sa 23, human concerns at concerns of God. Di ba? Okay. There are two kinds of concerns or mayroon dalawang uri ng alalahanin. Okay? Ang una ay physical. No? Yun yung human. Pangalawa ay concerns of God. Ibig sabihin, there are spiritual concerns. May mga bagay na dapat tayong pagkaabalahang alalahanin. No? Ang dalawang bagay na yon ay maaaring physical at maaaring spiritual. Between physical and spiritual, dapat makita mo, there must be a balance. Kasi nga, mahalaga ang balance. Tingnan natin yung timbangan. Ang typical na timbangan ay yung sa justice, nakita natin yan. Diba? Punta ka sa ospital, ang timbangan nila yung tinitimbang talaga. Diba? Pag hindi balance, lalamang yung kanan. O lalamang yung kaliwa. Hindi maganda, hindi balance. No? So ang buhay natin, may concerns, hindi masama ang ating mga alalahanin. Yung mga ibig sabihin, yung pwedeng isipin, pwedeng pagtuunan ng pansin. Naunawan po natin? Di masama yan. Meron tayong talaga mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin. May physical at may spiritual. What belongs to physical concerns? Andiyan dyan yung ano kaya itsura ko? Di ba? How do I look? Concerns yan, di ba? Pinakikialaman natin ang itsura natin. May muta ba ako? Di ba? Ganun eh. How do I look? Sa suot ko, paano ako makikita ng mga tao? Pag nakita, pag tinignan ako. Concern yan. Alalahanin din natin yan. Ano ba ang aking kakainin? Di ba? Sino hindi nag-aalala sa kakainin niya? Lahat tayo nag-iisip. Di ba? Lahat tayo nag-iisip. Nandito pa nga lang eh. Eh please, huwag niyo mo na isipin ang tanghalian kasi maaga pa. Okay? Minsan nandito ka nga eh, pero ang iniisip mo, ano ba yung lunch ko? Di ba? Ay, may nakababid ako doon. Masarap na kaya lasa nung pang-ihaw. Di ba? We have our own concerns. Okay. What to eat? What to drink? Ano kaya kulay ang iinumin ko mamaya? Yung blue o yung red? O yung yellow? Ha, di ba? O kaya ano kaya ititinda kong juice mamaya? Kasi may nagtitinda rito ng juice eh, di ba? May portrait tayo dito. Ano kaya? Ha, di ba? Ano kaya yung klaseng tikna gagawin ko sa logo ko bukas sa goto ko, di ba? Diyan sa Ate Jenny eh. Ano kaya yung aking susuot eh? Yan. May isip natin yan eh.
Ngayon nga, si Ate Marcy, nakatingin sa akin sa amin. Nag-iisip siya lang. O, di ba? Okay? Or, kung may girlfriend ka, sino may girlfriend dito, huwag na itaas ang kamay. Or, may boyfriend ka, huwag na rin magtaas ng kamay, yung magkaka-boyfriend. Okay? Di ba, niisip mo pa rin eh, may concerns ka pa rin. Paano ko kaya ipiplease yung aking girlfriend? Paano ko kaya? Naisip mo yan, Junior? Di ba, paano ko kaya mapapasaya yung girlfriend ko? Di ba, niisip natin yan eh. Ako nung in love na ako kay Pastor, tapos alam ko darating siya, kasi nasa Lucena ako eh. Quezon, siya nasa Pasay. Pag alam kong may balak siyang pumunta, nung sinagot ko na siya, pero nung hindi ko pa siya sinasagot, pinagtataguan ko siya. Pero nung mahal ko na, oy, pag alam kong darating ang abba, kailangan maayos ang buhok ko. Diba? Ma, kailangan maayos ang suot ko. Kasi darating eh, I'm thinking of, concern ko ay yung paano ko siya ma-please kapag nakita niya ako. Diba, ganyan tayo eh. Ganyan bawi. Sorry po. Diba, kung mayroon tayong negosyo, diba Ate Alice? Pag meron tayong meron kang negosyo, ano yung iniisip mo? Paano ko kaya mapag-iigi yung aking negosyo? Paano kaya gagawin ko para madagdagan naman ang kita ko? Diba? Nung kami kumikita ng 9,000 a week, wow, okay, diba? Eh, nung bumaba, naging 5,000, uy, teka lang, medyo parang okay-okay pa ako eh. Nung naging 4,000, uy, ay, hindi pala, 5,000 a day pala yun. 9,000 a day, okay? But, teka, bumaba ng 4,000. Bumaba ng 3,000. Teka muna, hindi na tumiro. Nag-iisip ako. Ano kaya? May alalahanin ka dapat pagtuunan ng pansin. Di ba, Ate Mars? Di ba, Ate Alice? Oh, ano pa kayang ibibenta ko? Ah, yung ice cream ko, dadagdagan ko yan ng frozen na manok. Frozen na giniling na baboy. Yan. Ah, lalagyan ko ito ng ice candy. Tinry pa ice candy, di ba? Ako, nung lumiliit ang kita namin, ba naiisip ko magdagdag ako ng ice candy? Magdagdag ako. Lahat maiisip ko kasi nagpaplano ka. Di ba? Iyan ay mga legit na alalahanin. Di ba? Hindi ko sinabing masama yan. Okay. Kung may pamilya ka, anong alalahanin meron ka? Saan ko kaya ititira? Kung magpapakasal ka o may pamilya ka na, saan ko kaya ititira ang aking pamilya? Paano ko kaya mapasaya ang aking asawa? Tama ka? Tama? Kuya Philip, di ba? Paano ko kaya mapasaya para lalong gumanda ang aking asawa? Di ba ganun eh? Ano kaya ang gagawin ko sa anak ko? Saan ko pag-aaralin ng anak ko? Saan ako kukuha ng tuition fee? Diba? Tama ba? Yun yung mga concerns natin. Ano kaya ipapakain ko sa pamilya ko? Kung ikaw naman ay nanay, ano kaya lulutuin ko? Diba? Paano kaya ako magluluto ng gulay? Nakakainin ang aking engineer? Diba? Ano kaya timpla gagawin ko sa pecha para na mapasarapan yung mga anak ko? Para pag hindi nakita, para pag nakita yung gulay ang ulam, hindi sasabihin, ay, may busog po kami. Lali ba? Pero totoo, gutom. Tapos mamaya-maya, umaalis, nakita mo, wala pang anak ko, saan napunta? Lali ba? Yung pala, umis ka po na, andoon, naghahanap na doon sa pandaro kung ano makakain. Di ba? Yan tayo eh. So tayo naman, ikaw bilang nanay, ikaw bilang tatay, nag-aalala ka sa lahat ng gagamitin ng iyong pamilya. Para masiyahan. Tama ba ako? Tama ba ako, Joel? Diba? O, naisip ko rin yun eh. Ano yung tip lang gagawin ko?
para this time yung repolyo, masayahan silang kainin. Lahat na ng luto sa repolyo, nagawa ko na. Tanong nyo sa anak ko, sa mga anak ko, okay? So, kahapon, may repolyo ako, okay ba lang? Natikman ba ng mga bata? Okay. So, iyon tayo eh. Marami tayong alalahanin. Hindi ko sinasabi, mali. No. Our physical concerns, totoo to, our physical concerns are far too many. Napakarami po. So much so, na ikaw na magulang, you set goals. Magulang, di ba nagsiset tayo ng goals? Mga magulang, di ba nagpaplano tayo? We set our plans. Okay? We make plans, we set goals. Kasi, ang totoo, binigyan tayo ng Diyos ng utak. Binigyan tayo ng Diyos ng isip para gamitin. Sabi mo nga sa katabi mo, gamitin. Binigyan tayo ng God ng common sense at ng utak para makapagplano, para makapag-isip-isip. Okay? To make plans, to make preparations, to make arrangements, okay? Para tayo magkaroon ng mga refleksyon. Okay? Pansinin natin, napakarami po. God has given us mind for us, no? In order for us to generate new ideas. Ang totoo, binibigyan tayo ng God ng, anong tawag doon? Tawag sa katangian na yun. You are able to create ideas pagka malikhain. Okay? Ginawa tayo talaga ng God, binigyan tayo ng utak para maging malikhain. Para makapag-isip-isip. Pero, sabi nga natin dito, when the Lord rebuked Peter, sabi ni Lord, malis ka sa harapan ko, Satanas. Kasi, ang iniisip mo lang ay ang pang-sarili, ang concerns ng tao, hindi ang concerns ng Diyos mo. Amen? Kaya, tingnan po natin dito. Sabi sa Proverbs 16 verse 1. Alam ko, hindi ko na-pasa ito, kaya i-pass. Proverbs 16 verse 1. Sabi dyan, we can make our own plans. Ah, meron ba? Ah, okay, sorry. Sabi dyan, we can make our own plans. Kaya sabi rito, hindi masama that you make plans. Sabi mo nga sa sarili mo, hindi masamang magplano. Okay. But, the Lord gives the right answer. Sino rito may hindi magplano? Okay, di ba? It's better. Sabi nga eh, nagpaplano ka pero bumabagsak minsan, hindi nangyayari. But it's better to make plans. Amen. Than fail. No? Mabagsak ka minsan. Pero mas mapangit yung bagsak ka talaga kasi hindi ka nagplano. Kasi binigyan ka ng Diyos ng utak para mag-isip. Alright? Ang sikreto lang doon, ang punto lang doon, dapat balanse. Amen. Sabi doon sa slides natin, the secret to life is, ano tawag doon? The secret to life is finding the right balance to everything you do. Pwede kang mag-isip, pwede kang maging concerned sa mga bagay patungkol sa iyong buhay, but the word is balance. Okay? Masama ba na pasayahin ko asawa ko para namang gumanda? O masama ba pasayahin ko asawa ko para namang gumawa po? Masama ba pakainin ko, isipin ko yung kakainin ng mga anak ko para hindi naman mukhang malnourished? Hindi masama yung mga bagay na yon. Masama ba yung magpaganda naman ako? Paayos ko naman ang buhok ko? Diba? Hindi masama yon. But finding the right balance.
is the secret to life. Amen. Kaya sabi dito ni Lord kay Pedro, diba? You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. There's nothing wrong to be concerned with everything na sinabi ko kanina. Kailangan natin lahat yun. Alam ng God, kailangan mo yun. Alam ng God, kailangan ng pamilya mo yun. Okay? But always remember the word balance. Sabi mo sa katabi mo ulit, balance is important. Sabi doon, God needs to be the center of everything you choose to do. Tandaan nyo, may choices pa rin tayo what to do. Diba? Pero malaga, God is in the center of everything that you choose to do. Dahil pag hindi ang God ang sentro, tatagilid ka. Manganganib ka. Malalagay tayo. Sino nalagay na rito sa alanganin? Naranasan niyo na yun? Ay, alanganin ang budget ko ngayon. Bakit? Kasi nawalan ka ng balance sa paggastos at sa pag-iipon. Amen? Okay. So, mahalaga po na mayroon tayong balancing ginagawa sa ating buhay. And the other concern na mayroon tayo dapat, yung kung mayroon concerns tayo physically, mayroon din tayong concerns spiritually. Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo, hindi lang tayo puro panlupa. Okay? Yes, andito tayo sa lupa. Andito tayo sa mundo. You cannot deny it. Pero dapat alam po rin natin na hindi lang tayo puro physical. Hindi lang tayo puro nakikita. Ano sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18? Ang mga bagay na nakikita ay lilipas. Temporary po ang lahat ng mayroon ka ngayon. Amen? Temporary ang lahat. Pera, kagandahan, kagwapuhan, kaseksihan, sexy ka ba ngayon? Okay? Lahat po na yan. Yaman, bahay, lahat na yan. Anak, asawang lalaki, asawang babae, everything. Lahat na meron ka na nakikita, those are temporary. Sabi mo nga sa katabi mo, temporary. Pag sinabing temporary, lilipas. Maglalaho. Mabubulok. Mawawala. Mananakaw. Masisira. Amen? Lahat po yun, mga physical concerns. Lahat na yun ay mga temporary. Sabi ng 2 Corinthians 4:18, but things, those that are not seen, they are eternal. What do you have na hindi nakikita? Pag-ibig. Diba? Meron kang pag-ibig? Hindi ka nakikita. Pero pag ginawa mo, pwede mag-manifest. Yun yun. Anong meron ka na hindi nakikita? Pananampalataya. Meron ka bang pananampalataya? Okay. Yun yung mga bagay na tinatawag nating spiritual concerns. Meron kang dapat, hindi pa samang mag-alaala, alalahanin. No? Iba yung salitang worry sa salitang iniisip. Di ba? Meron ka, tandaan po natin ito, hindi ka nilikha lang na laman. Ikaw ay nilikha spiritual din. Kaminsan,
kabisihan ng buhay. Dahil komplikado na ang buhay, nalilimutan natin. Ang pagtutuunan lang natin ng pansin ay yung mga pangangailangan natin physical. Pero dapat tandaan mo, mayroon din tayong pangangailangan spiritual. Mayroon kang dapat din paglaanan ng pag-iisip o pag-aaral na paano ko ba gagawin? Ito yung mga bagay na spiritual. Paano ko ba gagawin yung mga pinagagawa sa akin ni Lord? Alam mo ba may pinagagawa sa iyo si Lord? Sino nakakalap pakitaas ang kamay? Wala. Sino nakakaalam na may pinagagawa sa kanya si Lord? Taas ang kamay. Okay. Yung mga hindi nagtaas ang kamay, walang pinagagawa sa inyo si Lord. Diba? Baka babigyan lang na ayaw tumaas. Diba? May pinagagawa po sa atin si Lord. And one of this one thing I included sa spiritual concerns mo. At spiritual concerns ko dapat. Eh, pinagagawa si Lord. Paano ko ba gagawin? Yun yun eh. Pag-isipan natin. Hindi yung paano ba ako kikita. Palaging paano ako kikita. Pag-isipan naman po natin yung paano ko kaya gagawin. May pinagagawa si Lord eh. Paano ko kaya gagawin? May binigay sa akin talento si Lord eh. Paano kaya ang gagawin ko para maluwalhati siya sa talento na ito. Sino rito may talent? Marunong kumanta. Ang alam ko lahat tayo may kayang gawin. Di ba, binigyan tayo ng God. Magaling kang kumanta. Kumanta ka kay Lord. Nung minsan, nagpapaaraw ako doon sa taas ng bahay namin, nasabi ko kay pastor, Sabi ko, Lamudi, kung meron lang ako talagang magandang boses, palagi ako kakanta para kay Lord. Yung mag-i-special number naman ako, kasi alam ko magandang boses ko eh. Diba? Ba't hindi ko gagamitin kay Lord? Sabi ko, pero nakakakanta po ako. Kaya ko naman kumanta. Kaya hindi yung maganda talaga. Pero sabi ko, kung maganda ng boses ko, kakanta ako palagi kay Lord. Kasi pinigyan ka ng magandang boses eh. Diba? So, this time, anong talento meron ka? Baka naman magaling ka. Magluto. Diba? Kapag kakainan natin, pwede rin, magluto ka. Gawin mo para kay Lord. Diba? O kaya, pag-pray natin, magkaroon tayo ng feeding program. Taas ka ng kamay. Ako, pastora, magluluto. Ah, di ba? Nang ipapakain. Oh, magaling nga magluto. Okay. Sino marunong magaling? Hindi lang marunong. Alam mong magaling kang sumayaw. Oy, siya rin. Okay? Bakit hindi natin i-gather yung mga youth? Turuan natin sumayaw para kay Lord. Di ba? Eh, mga nanay, alam ko, kaya pang sumayaw yan. Ate Mercy nga, galing magsumba eh. Si Alice, kaya pa natin magsumba? Diba? Okay, kaya pinipili talaga ako natin, Alice, samang pastora, magsumba tayo. Okay, sige. One time, magsusumba ako doon sa bahay namin. Hindi sa court. Okay. Sige. Sino may talento rito? God bless you, Frost. Kasi talagang, alam ni Frost, may talento siya kay Lord. May binigay na kakayahan sa iyo ang Panginoon. Those are kasama. Pag-isipan natin. Yan ay spiritual. Naaalalahanin mo para kay Lord. Kaya na-challenge ako eh. Nag-iisip tuloy ako ng kakantahin ko. Kasi sabi ko, kung maganda lang talaga boses ko, na-review ako ni Lord. Kailangan bang maganda talaga?
ba? Ay, Ate Mars, kanta tayo. Di ba? Ate Jenny, kanta tayo. Ate Alice, andiyan ba si Dang Dang? Andiyan ba si Dang? Sampol Dang. Di ba? Kasi may mga awitin, sabi ng awitin, ito lyrics ha, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, sabi doon, hindi ipagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngunit, ano lyrics doon? Ngunit sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang purin ka. Sabi ko, ay ba't iisipin ko kailangan ko 1,000 buhay? Isang buhay lang sapat para ibigay ko para sa Panginoon. Amen? So, parang naisip ko, bakit kailangan magandang boses ko? As long as I can sing, ba't hindi ako kumanta kay Lord? Kailangan lang practice. Diba? Kaya I pray, practice na tayo, friend. Mamaya, practice tayo, kanta tayo sa Linggo. Agad? Pag hindi natin kaya ng solo, sama-sama muna tayo lahat ng nanay. O diba, hindi nila ba maririnig doon kung tayo kumaliwa o kumanan. Diba? Practice lang. Ganun eh. So, na-review ako doon. Kailangan ba 1,000 buhay ko para sa nag-iisa kong buhay ay luwalhatiin ko ang Diyos? Pag-iisip, parang isip-isip din. Hindi lamang puro physical. Kailangan pag-isipan din natin yung spiritual na buhay natin. Amen? Wag lang yung puro anong ibibigay ko sa aking pamilya, anong ibibigay ko sa sarili ko para gumanda ako, pumogi ako, para maganda ang tsura ko. Huwag yun. Alam na lahat ni Lord yan. Anong sabi sa Matthew 6:31? Anong sabi po sa Matthew 6:31? Do not be anxious about anything. Anong kakainin ko? Anong iinumin ko? Yan yung verse 31. Ano ang susuotin ko? Hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa kakainin? Sa susuotin? Sa iinumin? Sino dito nakapagreklamo na kasi maraming kulang sa buhay niya? Pero hindi niya naisip. Ay, mayroon pala ng buhay. Mas malagang buhay. Amen? Sino yung kanina ito nangyari? Naranasan niyo na ba yun? Marami tayong pag-aalala. Marami tayong pag-aalala. Pero sa pag-aalala na yun, hindi natin naidagdag isipin na, ay, may buhay nga pala ako. Kaya sabi ni Lord sa Matthew chapter 6, itingnan mo nga yung lilies of the field. Ang ganda-ganda ng kanyang bulaklak. Dinaramdan siya ng Diyos, pero hindi siya marunong mag-happy, mag-weep. Pero may magandang damit siya. Kasi ganda-ganda ng bulaklak ang lilies of the field. Hindi yung panakikita, yung mga ibon na yan, na dumadapo lang sa puno, pero nakakakain. Eh, di ba mas mahalaga ka? Yun ang sabi ni Lord. Kaya bakit ka mag-aalala? Sabi ni Lord, seek first the kingdom of God and all and His righteousness and all these things. Sabihin nga po natin, all. Pag sinabing all, lahat. And sabi ni Lord, all these things shall be unto you. Kaya lang, sikapin natin, hanapin muna na pagharian tayo ng Diyos. At hanapin ang kanyang katwiran. Bago susunod, idadagdag lahat ni Lord yung mga alalahanin mayroon ka. Hindi po masama. Tingnan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi masama mag-isip. Pero ayusin mong isip mo. Okay?
Pwede sabihin mo sa katabi mo, please, tingnan mo siya. Sabihin mo, tingnan mo, please. Sabihin mo, umayos ka. Kailangan, balanse na tayo. Kung may iniisip ka para sa kapakanan mo, dapat may iniisip ka rin sa kapakanan ng kaharian ng Diyos. Balance is the secret. Balance is so important. Sabi ng verse 26, Matthew chapter 16, what shall it profit a man if he gains the whole world? Sige, yumaman ka na. Sige, mabili mo na ang lahat ng mga signature bags, signature na damit, signature na sapatos. Mabili mo na lahat ng mahal na pagkain. Sige, mag-steak ka palagi. Ano pa? Mag-lobster ka palagi. Okay? Ano yun? Sige, mahal blood ka. Sige, wala pong masama. Samahan niyo ako nung sa ganitong kaisipan. May mga pangarap ako sa aking buhay. Pero simple lang ang tanong, anong pangarap mo para sa Diyos? May pangarap tayo sa ating buhay. Pero may pangarap ka ba para sa Diyos? Ako po ay nagpapaalala lang. Kasi baka sobra tayong na-occupy sa pag-iisip ng para sa ating buhay. Pero kasama ba sa pag-iisip mo yung para naman sa Diyos? Have you stopped? And have you thought for a while? Pinagbubuti mo pag-aaral mo. Pero ano ba ang magagawa ko para sa Diyos? Ano ba yung mapagbubuti ko para sa Diyos? Pinagbubuti mo yung pagtatrabaho mo para ma-please ang iyong boss. Walang masama. Pero ano kaya ang pwede ko pang gawin para naman ma-please ang Diyos sa akin? Sabi ng title natin, balance is important. Pero gusto kong bigyan ito ng mas mataas pang kahulugan o salita. Yes, balance is important. Physical concerns are important. Pero tandaan po natin, ang sabi doon sa 2 Corinthians, lahat ng temporary, mawawala. Ang mananatili lang ay ang mga spiritual things that we do to God. Ang mananatili lang po ay spiritual na bagay. So bakit natin halos mamatay tayo para matugunan ang physical needs natin? Pero pagdating kay Lord, hindi ka nga mamamatay kay Lord eh. Mahihirapan ka lang ng konti, pero hindi natin gano'n. Hello? Pero hindi natin mapagsikapang gawin para kay Lord. Yung magpuyat ka sa TikTok, napupuyat ka. Yung mag
napupuyat ka sa Korean drama, napupuyat ka. Pero yung mapuyat ka para magbasa ng kanyang salita, ay inaantok na ako, tutulog na lang ako. Yung mapuyat ka para mag-memorize ng tatlong verse, ay mas madaling manood kahit alas dos ng umaga. Diba? Kaya nung ako ay naabot ng alas dos, nanonood ang Korean drama, nahihiya ako kay Lord. Ay, kaya ko magpuyat ng alas dos, hindi ko kayang manalangin hanggang alas dos. Hello? Tandaan po natin, may spiritual na bagay, hindi lang tayo puro physical. So why worry? Yan yun eh. Why worry about all these physical needs that you need? Need naman talaga. Pero sabi ni Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these physical needs na concerns sa'yo, concerns mo, sabi ni Lord, i-a-add ko sa'yo. Amen? Kaya sabi dito sa 2 Corinthians, so, knowing that we have spiritual needs na mas mataas kasi hindi temporary ang spiritual things of God, sila'y mananatili. Ang pananampalataya mo, kapatid, mananatili hanggang langit. Kaya pagsikapan natin ang ating spiritual na pangangailangan. So we fix our eyes. So we focus our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Nakunawaan po natin. So maaari pong pag-uwi natin, ngayon pa lang pwedeng, Lord, sorry, kasi masyado akong concern sa physical needs ko, physical needs ng family ko, pero napapabayaan. Kung may talento pala ako, pwede kong gamitin sa iyo. Napapabayaan ko, Lord, mayroon pala akong kayang gawin para sa iyo, pero Lord, hindi ko napapansin. Nakakalimutan ko, Lord, paano nga ba kita mabibigyan ng kaligayahan? Paano ko kaya, Lord, mapapasaya ang puso mo? Ang naisip ko lang, paano ko mapapasaya ang sarili ko? At yung mga mahal kong tao sa buhay ko. Eh, nalimutan ko, Lord, mahal nga pala kita. Sino nakakalimut? Mahal pala kita, Lord. Ba't ba hindi ko naiisip gawin yung makakapagpasaya sa'yo, Lord? Sabi ko, balance is important. Pero, kung sosobra ka man sa paggawa mo ng mga spiritual na bagay, walang masama. Okay? Parang ganito, kalooban ng Diyos na ako'y maglingkod sa kanya. So kung mapagod man ako, sumobra man ang pagod ko sa paglilingkod, okay lang yun kaysa wala akong gagawin sa iyo. Nakayari ko sabihin. Para bang, sorry, ito kasi madaling naranasan ko eh. Kung mapasobra man ang kwenta ko sa tights ko, alam mo conviction ko, hindi bali na akong sumobra kay Lord, huwag lang akong kumulungan. Minsan, ang hirap kasi. Diba? Pero magkamali na ako sa pagkwenta ko. Huwag lang akong magkamali, magkulang sa kwenta. Di ba yung sumobra? Yun yung ibig ko sabihin. Yes, balance is important. Pero kung mas sobrahan mo naman ang pagmamahal mo sa Diyos, walang masama. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos,
yung panukat na gamit mo sa pagbibigay kay Lord. Bigyan mo siya ng matamang atensyon, bigyan mo siya ng higit na pagmamahal. Ang sabi doon, ang gagamitin ng ganda panukat ay yung panukat na ginamit mo. Di higit din ang pagmamahal na ibibigay ng Diyos sa'yo. Higit din ang ibibigay na Lord, ni Lord, na kayamanan sa'yo. Kasi sa kayamanan mong maliit, pinilit mong mabigyan ang kasiyahan ng Diyos. Diba? Yun din ang gagamitin ng Diyos sa'yo. Di ba masaya yun? Although, we do not neglect the fact that balance is important, pero kung sumobra ka man on the side ng spiritual na bagay, walang masaya. I would like to end with this. Colossians chapter 3, verse 1. Nandiyan na ba? Basahin nga po natin, nandiyan na. Verse 1, sabi dyan, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen? Verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Pwede inuwain po natin dito. Sapagkat namatay na kayo, ang katayuan mo at ang katayuan ko po, kung tayo mananampalataya ni Kristo, yung pagkamatay ni Kristo, kasama kang namatay doon. Iyon ang spiritual na katotohanan. Kasama tayong namatay nung namatay si Kristo. At nung nabuhay na maguli si Kristo, yan din ang nangyari sa'yo. Iyon yung tinatawag po natin na mystery. Akala mo ganyan ka lang, hindi. May nangyari sa'yo nung namatay si Kristo dahil nakipag-isa ka kay Kristo. Ang kamatayan niya, naging kamatayan mo rin. Bakit ba namatay si Kristo? Dahil sa kasalanan natin. Amen? Amen. Dahil sa kasalanan natin, namatay si Kristo. Kaya tayong makasalanan sa pagkamatay ni Kristo, namatay na rin tayo. Sinamatay siya para sa kasalanan natin. Subalit muling nabuhay si Kristo. Iyan ka. Iyan tayo. Nang mabuhay si Kristo, yan ang ilang nangyari sa iyo at sa akin. Nabuhay tayo kasama si Kristo. Kaya sa verse 1, sabi dito, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya, dahil binuhay ka, ako, muli. Nung mabuhay si Kristo, sabi dyan, ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit. Pag sinabing pagtuunan, in English, focus. Diba? Focus. Pag ikaw ay focus, anong gagawin mo? Pag-iigilin mo kasi nakapokus ka sa gagawin mo. Joel, di ba pag nagsasayaw, dapat focus ka sa pagsasayaw? Kasi pag nakapokus, best ang gagawin mo. Okay? Pero din si Pros, pag nagsasayaw yan, focus yan, di ba? Ganyan ang ganyan. Focus siya. Kasi pag na-out of focus, mamamali yung rhythm ng ganyan ang kamay. Kaya mahalaga rito, pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos na nagbibigay ng kaligayahan sa kanilang puso.
sapagkat namatay na kayo, at ang inyong tunay na buhay, ang tunay na buhay po natin ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kaya wag po tayo mag-focus lang sa physical. Let us focus more. Bakit may more? Kasi yun ibig sabihin ng focus. Pag-focus, you give much attention. Yun ang focus. So, pag-isipan po natin at pagtuunan natin ng higit ay ang mga bagay na makalangin. Bakit? Because all these things shall be added to you. Pag inuna natin ng Diyos. Pag sinikap natin tayo paghariyan ng Diyos at ng Kanyang katuluyan. Amen. Pwede tayong tumayo. Walang kasama. Pagtuunan ang kinabukasan. Pero let us put a good balance. Pagtuunan natin ang makamakalangit, mga makalangit. Pwede po tayong kumikit. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin. Na hindi po kami nabubuhay para lang kumain, uminom, magdami. Nabubuhay kami dahil sa iyo, Panginoon. Dahil kami binuhay mo para magbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Nabubuhay kami dahil binuhay mo kami, O Diyos. Kaya sa buhay na ito, Panginoon, dalangin ko nawa mabigyan ka namin ng kaligayahan, mapasaya namin ang iyong puso sa pamamagitan ng buhay na ito. Magamit namin ang aming buhay para sa iyo. Lord, tulungan mo bawat isa. Ano mang alalahanin, ano mang concerns meron po sila, turuan mo po kami, tulungan mo po kami na matutunan na mas unahin ka. Dahil ikaw ay tapat sa iyong pangako, all the physical needs we have, ipoprovide mo, Panginoon. Bless mo po ang bawat isang narinito. Mula sa unahan, Panginoon, hanggang sa pinakalikod ko, Diyos. Pwede ba itaas po natin ang ating kamay? Lord, kasama po ng mga kamay na ito na nakataas. Pinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi man po namin may isa-isa, pero alam mo lahat, Lord. Sabi mo sa Psalms 139, Lord, you know all things. Iisipin pa lang namin, alam mo na, Panginoon. Bago pa kami umimik, alam mo na, Lord, ang aming sasabihin. Kaya, Lord God, kasama po na nakataas ng kamay na ito, pinataas namin sa iyo lahat ng problema, lahat po ng pagsubok, lahat po ng mga worries, lahat po ng mga isipin na kaya namin isipin at mag-alala kami, lahat, Lord, tinataas po namin sa iyo sa oras na ito.
Kilala mo po ang mga kamay na to kung kanina-nino ito na. In the name of Jesus, Father, ikaw po ang tumugon. Yung mga bills namin na nagpapatong-patong, mga bayarin namin, Lord, na marami, God, we lift them up everything, Lord, sa iyong kamay, knowing that you are our God. Help us to seek first your kingdom, your righteousness. Thank you, Lord. We know you are faithful. You will add all things sa aming buhay. We give you glory, Father. We will give you glory. We will praise you in our lives. We will worship you, Lord. Kahit mahirap, Panginoon, dalangin ko, habang nakataas ang kanilang mga kamay, idako mo ang iyong kalakasan sa kanila. Matutunan din po namin magtiwala sa iyong salita, sapagkat iyan ang magbibigay sa amin ng lakas at ng tagumpay sa buhay na ito, na marami kaming alalahanin. So be it, Father, upon every hand that are lifted up to you, Lord, sa always na ito. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.